Selos ang dahilan, buhay ang kabayaran. Yan ang sinapit ng isang dalaga sa Las Piñas City matapos siyang patayin ng mismo niyang ka-live-in. Damay pati ang dalawa niyang kamag-anak. Paano nga ba nauwi sa karumal-dumal na krimen ng dati nilang masayang relasyon? May basehan ba ang aligasyon at selos? Babala, dahil ito ang patunay na jealousy is deadly. Ito na yung bangungot sa buong na nangyari sa buhay ko. Sinong mag-aakala na ang pag-ibig na punong-puno ng ligaya mauuwi sa madugong katapusan? Ang kwentong ito ay sensitibo, patnubay ng magulang ang kailangan sa kabataan. Ika-18 ng Mayo, natagpo ang patay sina Mary Jean Bula, Natalie Jane Cabintoy at Oliver Bula sa loob ng kwarto ng inuupahan nilang bahay sa Barangay Pulang Lupa 2, Las Piñas City. Si Mary Jane, siya yung kinakasama ng suspect. Tapos yung si Natalie, siya yung pamangkin ni Mary Jane. Ganon din si Oliver. Bago mangyari ang insidente ay nakatanggap na yung CA substation ng report na nawawala yung mga biktima. At nakakuha din kami ng informasyon na bago mangyari ang insidente, yung ka-live-in partner ni Mary Jane ay nag-away sila. Si Mary Jean na biktima, 27 taong gulang, nagtatrabaho bilang HR officer sa Easy Shop. Ang kanyang dalawang pamangkin na sina Natalie Jane, 18 taong gulang, at si Oliver, 11 taong gulang pa lang, parehas na mga estudyante. Ayon sa pamangkin ni MJ na si Natalie, sa 5 buwan niyang pagtira sa kanyang tiyahin at office mate din, madalas daw niyang naririnig na nag-aaway ang kanyang tita at ka-live-in partner nito na si Vincent. Kung hindi raw selos, ay sa pera umiikot ang pinag-aawayan ng dalawa. Sigawan, tapos minsan dumadating sa point na may sakita na po. Batuhan ng mahahawakan. Sa kwarto ho sila nag-aaway. Kaya hindi talaga namin nakikita. Sa investigasyon naman ng Las Piñas City Police, makikita sa CCTV na nakakabit sa harap mismo ng apartment ng biktima at ng kanyang kinakasama ang buong pangyayari. Noong May 16 ng alas 12:45 ng hating gabi, makikita na pumasok sa bahay ang pamangkin Mary Jean na si Natalie. Alauna 35 naman dumating si Vincent. Pasado alas 3 ng madaling araw nang nakauwi si Mary Jean. Alas 5:55 ng umaga, nag-umpisa na ang komosyon. Sa video, naririnig ang mga sigaw sa loob ng kwarto na sinasabayan pa ng pagkahol ng aso. Tuloy-tuloy ang sigawan, nangingibabaw ang boses ng isang babae at sigaw ng bata. Panandali ang katahimikan hanggang sa nagkaroon ulit ng komosyon. Nasinunda ng matinding pag-iyak ng bata. Tumagal ng 10 minuto ang nakapangingilabot na panaghoy ng mga nasa loob ng kwarto. Alas 7:26 ng umaga, dumating ang kapatid ng sospek na si Princess Emily. Pinagbuksan siya ni Vincent ng pintuan at lumabas din ang kanyang pamangkin na si Vinvin, 4 na taong gulang, na naka-schedule ng araw na iyon para ipa-check up sa klinik. Wala siyang kamalay-malay na may naganap na palang karumal-dumal na krimen sa bahay na ito.
ako po, hindi ko po alam na may na nasa loob lang po sila. Kasi nagtanong po ako sa kapatid ko na, kuya, asan po yung sila ate? Ang sagot niya po is nasa Divisoria po. So hindi na po kami nagtanong pa ng kung ano-ano, na kampante po talaga kami. Ang kwarto po nasa loob pa. Salas po yan. Ayun, dumating po ngayon si Berhel. Anak niya yung isang biktima. Si Oliver. Kaya nandyan si Berhel upang makiligo. Makikita rin sa CCTV na umalis ng bahay si Vincent. Bandang alas 7:53 ng umaga ng May 16, Huwebes. So nauna pong umalis ang suspect habang si Berhel ay naliligo pa. Ito na siya. Sumunod po na umalis at nagpadlak sa pinto si Berhel. Wala rin kamalay-malay. Napatay na ang kanyang anak. Sa puntong iyon, nag-aalala na ang mga magulang at kaanak ng mga biktima matapos silang hindi magparamdam at makita ng halos 2 araw. Nang araw ding yon, bumalik sa bahay si Princess para i-check kung dumating na ang kanyang hipag at pamangkin nito. Pagpasok pa lang niya sa bahay, umalingasaw na daw ang masangsang na amoy. Nung nakita po namin yung 3 bangkay ng mga biktima na tarumal-dumal na pinatay, kailangan pong mabigyan po ng hustisya. Masakit po sa dibdib. Kasi yung sister-in-law ko po, kasi close na close ko po talaga. Hindi ko po lubos matanggap na gano'n po yung nangyari sa kanila. Na mismo kapatid ko pa po yung gumawa. Nakipagtulungan si Princess sa mga pulis at habang nagbibigay siya ng kanyang sinumpaang salaysay sa mga investigador, nagkataon naman na nag-chat sa kanya sa Messenger ang kanyang Kuya Vincent. Gusto niyang makipagkita sa kapatid para kunin ang anak niyang si Vinvin. Pinasamahan ko si Princess sa aking mga investigador upang i-validate ang sinabi ni Vincent. Pagdating nila sa area, nagantay sila ng mga ilang oras. Nagbago ang isip ni Vincent. Hindi niya sinipot ang kapatid. Bakit nga naman siya babalik sa pinangyarihan ng krimen? Na mga 9:45 ng gabi, ay nag-message siya at nag-change ng venue. At ang venue na yon ay sa 7-Eleven. Matinding tensyon ang naramdaman ni Princess ng mga oras na iyon. Sineta po siya noon na ako po kasi yung kausap ng kapatid ko para po makuha yung anak at para rin po mahuli si kuya. So, naunang bumaba sa sasakyan si Princess at si suspect naman ay ibinigay niya ang kanyang anak kay Princess. At pagkatapos po noon, inaresto si Vincent. Sa pagkakaaresto kay Vincent, kinasuhan siya ng 3 counts of murder ng mga naulila. Nakakapanghinayang po siyempre. Mataas pa ang harap ng bata ngayon eh. Tapos kinuha lang po siya sa amin ng ganun. Parang isang pikit mata mo, nawalan kami ng mahal sa buhay. Puno pa rin ng galit si Berhel Bula, kapatid ng pinatay na si MJ. Pamangkin niya si Natalie at tatay siya ni Oliver na pawang mga nadamay. Lagi kong may miss yung sinabi na ako. Papa, ingat ka lagi sa biyay. Papa, baon ko. Yun lagi na ano ko sa kanya, namimiss. Lumagal ka mabuti. Opo, Papa. At di niya sabihin, marami nagsasabi, napakasipag ng anak ko, tsaka magalang, pala kaibigan. Wala akong masabi. Kaya sana, hustisya. Napakasakit sa amin. Ang ama ni Mary Jean, emosyonal dahil sa sinapit ng anak. Halos 5 taon silang hindi nagkita. At ngayong wala na siya sa mundo, wala na ang pagkakataong muling mayakap ang anak. Kung kaya patayin, papatayin ko. Dahil masakit ang ginawa niya.
agad namang umamin si Vicente Rabanilla Canagi, 36 years old, na siya ang pumatay. Pero paano nga ba nangyaring nagdilim ang kanyang paningin at napatay ang tatlong biktima kabilang na ang kanyang kinakasama? Ang kanyang buong pag-amin. Subaybayan sa pagbabalik ng Rated Corina. Kapag sinabi ko, kailangan, totoo. Walang dagdag, walang bawas, walang kasinungalingan. Galit kasi ako sa manloloko, sa sinungaling at sira sa salita. Ang lakas maka-unprofessional ng walang integridad. Ganon din dapat sa pagpili ng sabon para sa mukha at balat ng sarili nating katawan. Dapat sigurado, dapat kumpleto, dapat epektibo. Kaya ang payo ko sa inyo, huwag iasa sa mga bulero ang kutis na pinapangarap ninyo. Dito kayo sa may kredibilidad, integridad, proven and tested, Skin Pro. Eksklusibong panayam ng Rated Corina sa suspect na si Vicente Rabanilla Canagi. Ikinuwento niya na nagkakilala sila ni Mary Jean Bula noong 2018 sa motor shop ng tiyahe ng dalaga sa Las Piñas kung saan siya nagtatrabaho. Nag-umpisa po kasi yun noong birthday ng tiyahe niya. Na yung flowers po kasi na yun, bigay po ng grupo ko sa tiyahe niya. Eh, nagkaroon po ng biruan na ibigay ko mismo kay Mary Jean. Bukod sa magaling na mekaniko ng mga motorsiklo, astig noon si Vincent sa drag racing. Kaya napahanga niya si Mary Jane. Nakikita ng mga tiyahe niya, nakabackride sa akin. Masama-sama. Yun yung pag-uwi namin noon after kinabukasan, tinanong ako ng tiyahe niya na kung may relasyon kami dalawa. Kasi ang alam po kasi nung mga relatives niya, meron po kasi ang asawa nung time na yun. Revelasyon ni Vincent, may asawa't anak siya sa Bicol. Pero dahil sa dami ng trabaho, hindi na siya nakakapagbakasyon sa probinsya kung saan naroon ang buo niyang pamilya. Hindi na pabigla nagparamdam doon sa Bicol eh. Nawala rin po kasi yung time na yung cellphone ko. Kaya wala na ng contact sa kanila. Yung nanay nung anak ko sabi ko, pagtapos ko po ng pag-aaral yun sa nursing, tinulungan ko mapagtapos. Parang yun nga, in case na gulay man kami, safety na po yung anak ko na nasa kanya. Nang mga panahong iyon, kasintahan na pala niya si MJ. Sinusundo raw niya sa bahay at inihahatid pa sa trabaho noon sa isang grocery store. Hanggang sa nakitulog sa kanya ang dalaga, si Vincent, nahulog ang loob kay Mary Jean. Ang bahay lang po namin is isang kanto lang po yung pagitan ng bahay nila. Kaya tago ko nga lang po siya pag umuwi sa bahay. Asikaso po siya, tapos lahat ng care na hinahanap mo sa isang babae, nasa kanya. Dalawang taon nilang itinago ang kanilang relasyon dahil may asawa nga itong si Vincent. Pero ayos lang daw kay MJ. Hanggang isang araw, gulat na ako, buntis siya. Tinanong ko siya kung anong plano niya. Sa akin, kung anong plano mo, sige, go tayo. Excited si Vincent na magkaka-baby na sila ni MJ at sinabi niya sa sarili na ito na ang bagong pamilyang bubuuin niya. Nagsimula ng mag-live-in ang dalawa. Simula po nabuti si Mary Jean. Doon po, nag-umpisa na pag-iwalay pa doon sa taga-Bicol. Nung mga anak na si Mary Jane, yun, masaya ako noon. Yung anak ko na nasa probinsya, namimiss ko. Pag-asikaso ng bilang ama doon sa isang anak ko, hindi ko na magampanan. Magpapadala po ako minsan doon sa pamilya ko na nasa Bicol. Karaniwan na raw sa bahay ng mag-live-in ang selosan. At kahit silang dalawa, hindi nakataka sa hamon na ito ng buhay magkasintahan tumag-asawa. Uy, sino ba yan? Babae na naman ata yan eh. Ano ka ba? Wala akong babaeng iba kundi ikaw lang.
Si MJ nakakaramdam daw na may ibang babae, si Vincent. Madalas daw niyang pakialaman ang cellphone ng kinakasama. Pero wala raw mahanap na ebidensya si Mary Jean. Lagi niya pinagdadaan na meron daw po ang babae. Madalas rin po may nag-aaway. Lahat ng text na nababasa niya sa cellphone ko, binibigyan niya ng kahulugan. Lumalaki lang po pag pinapatulang ko. Kaya minsan po, inaalis ako lang. Nang madestino si Vincent sa Pampanga, halos lingguhan na lang kung siya'y umuwi ng bahay. Kaya lalong nagduda si MJ. May ibang babae sigurong kasama to. Imposible naman hindi sagutin lahat ng tawag ko. Aminado rin siyang minsan ay hindi na niya nasasagot ang mga tawag sa kanya ni Mary Jean sa cellphone. Sabi, may babae ako. Kapagod rin po nakakarindi. Bakit na naman daw siya mambababae pa? Kung tutuusin, ipinalit na daw niya si MJ sa kanyang asawa at anak na nasa Bicol. Aminado si Vincent. Sana gugusot nilang relasyon, napaplansya rin naman daw nila ito. Tiwala lang. Ayun, naging okay na naman po kami ulit. Pero habang tumatagal ang kanilang pagsasama, mas tila sinusubok sila ng panahon. Oh, saan ka na naman pupunta? Tama na. Nabaligtad na ang sitwasyon. Dahil si Vincent naman ang naghihinala na may kalaguyo itong si Mary Jean. Nahuhuli niya daw kasi na palaging may kausap sa cellphone si Mary Jean. Minsan rin daw itinatago pa nito ang kanyang cellphone. Kaya mas tumitindi ang away nilang dalawa. Paniniwala ni Vincent may lalaki talaga si MJ. Yung umalis po siya ng gabi, tapos umuwi siya madaling araw. Tinanong ko siya, tapos sabi niya, wala naman lang tayo. Sabi niya, pakialam mo, sabi sa akin. Sabi ko, ay wow, ganun kabilis yun. Di na yan, wala po siya. Sabi ko, sige, wala problema. Kung yan ang gusto mo, ay kaysa naman pagsiksing ako sarili sa'yo. Nasundan pa raw ito ng nasundan. Kulang na lang daw na tuluyan na silang maghiwalay ng landas. Naya ako lang po siya. Hindi ko na siya pakikilama kung anong ginagawa niya. Sa isang importante lang po sa akin, yung anak namin, asikasuhin niya. Sa pagkakatanda ni Vincent, 5 araw bago maganap ang krimen, minamanmanan niya si Mary Jean para mahuli sa akto kung sino man ang kanyang kalaguyo. Tinanong ko kasi yung pamangkin niya, si Natalie May, kung nasa ng tita niya. Sabi niya may tinatapos pa sa work, doon sa office. Inikutan ko doon sa work niya. Andun yung e-bike, pero sarado yung service niya. Andun yung service niya, pero sarado na yung store. Tinanong ko yung guard, sabi niya, yung guard, wala ng tao. Close na, kararating lang. Tsaka kararating lang din niya. Sumakay ako doon sa loob ng sidecar, ng tricycle. Hintay ako doon hanggang umaga na. Wala, di wala talagang lumating. Dumarami na yung tao. So, tsaka antok na rontok na rin ako. Umuwi na ako sa bahay. May 15, 2024, isang gabi bago naganap ang krimen. Magtatrabaho sana sa Batangas si Vincent at naghahanda na raw sa kanyang pagbiyahe kinabukasan. Pag-uwi niya raw ng bahay bandang alas 10 ng gabi, naabutan niyang nag-iisa lang ang kanilang anak na si Vin-Vin at masama ang pakiramdam. Wala pa siya, yung anak ko, nadatnang ko, nasa sala na kahiga. So, nilipat ko sa kwarto. Hindi na ako umalis. Kasi walang bantay yung anak ko, may sakit pa that time. Paalam na lang sa mga kaibigan ko na hindi na makasama. May 16, nang pasado alas 3 ng madaling araw, umuwi si MJ. Hindi man lang daw nito sinilip ang kanyang anak at dumiretso na sa kwarto ng pamangkin niya na si Natalie Jane. Ginising ko yung anak namin, pinatawag ko yung mama niya. Noong gabing iyon, kinumpronta niya si MJ kung bakit niya napabayaan ng anak nilang may sakit. Ayon sa salaysay ng sospek, may sumipa sa pintuan ng kwarto nila na nakapadlock at tumama sa kanya ang pintuan. Napasubsob daw si Vincent kay MJ. At noong pagtayo niya, sinalubong daw siya ng sunod-sunod na suntok galing kay Natalie Jane. Pamangkin niya yung tomboy na si Natalie.
mahilig yung alam sa away namin dalawa. Nang dumugo ang kanyang ilong sa mga suntok ni Natalie Jane, dito na raw nagdilim ang kanyang paningin. Nakapangingilabot na pangyayari na ang sumunod. Nakablot ko po yung kahoy na nakasiksik doon sa ilalim ng lamesa namin. Yung kahoy po na yon, ilang taon na po yung nakalagay doon. Kasi nga po yun yung para pumantay lang yung lamesa namin para bumalansa yung tayo ng lamesa, yung ibabaw. Nahablot ko po yun, gumalaw. Yun na po yung dal-diretso ng pagtayo ko. Kahit habang patayo ako, kahit habang sinusunta ko ni Natalie, yun na po yung naihampas ko sa kanya. Unang pahampas ko po noon, naputol yung kahoy eh. Nang makita ni MJ ang nangyari sa kanyang pamangkin, tumayo siya at pinagsususuntok si Vincent hanggang sa mapasubsob sa salamin. At sa pag-ikot naman ni Vincent, tinamaan niya si Mary Jean. Pati ang 11 taong gulang na si Oliver na pamangkin ni Mary Jean. Sinuntok din daw si Vincent kaya nahampas rin niya ito ng kahoy. Sa bilis ng mga pangyayari, nakahandusay ang mga katawan ng biktima at binusalan niya ng packaging tape ang kanilang mga bibig para hindi na raw sila makasigaw. Wala rin naman pong planong patayin sila ng mga oras na yon. Yun nga lang po talaga ng dilim yung paningin ko. After nun, nakadapa na po yung tatlo. Buhay pa po sila lahat na nung iniwan ko. Mamatay nila siguro sila sa bleeding. Pakiramdam niya parang bumagsak ang kanyang mundo at naisip niyang magpakamatay ng mga sandaling iyon. Pero naisip niya ang kanyang anak na si Vinvin. Naalala ko yung mga masasayang araw na magkakasama kami tatlo ng anak namin. Pag lumalabas kami, birthday ng bata, tapos yung naggumagala kami, nakagamit namin sa sakyan ko. Sasaya namin sa loob ng sakyan habang yung anak namin. Pag nakikita niya, nakakita siya may mga stoplight. Pag nakikita niya ang red, sasabihin ng anak ko, "Daddy, stop!" Pag nakikita niya ang green, biglang sisigaw siya, "Daddy, go! Go, Daddy, go!" Ganun siya kasigla noon. Yung naalala ko sa tutuwing magkakasama kami tatlo. Inamin ni Vincent ang nagawang krimen na inasistihan ng abogado ang kanyang extrajudicial confession sa Las Piñas Police Station. Si Vincent, kalaboso. Ako, sensya rin po ako sa nangyari. Hindi ko rin po naman po na gustong mangyari sa pamilya ko yun. Wala na po akong mga kundi aminin na lang po yung nangyari. Jealousy or pagsiselos ay deadly, you know, dahil nga sa silakbo ng damdamin. In brief reactive psychosis, yung parang nabigla tayo o nagdilim yung paningin natin, pero pwede tayong makapanakit. Kung hindi man makapanakit, umaabot siya sa puntong makapatay. Hindi lubos maisip ni Vincent na magtatapos sa madugong krimen ang 7 taon nilang pagsasama ni MJ. Di yung kami magsasama ng ganun katagal kung down in love. Kung tutuusin, nangarap din siya ng magandang buhay para sa kinabukasan ng kanyang pamilya. Alam po ng mga tao ng mga taga-Las Piñas kung anong klaseng tao po ako. At hindi rin naman po ako kriminal para ngayon, siguro ganun ang tingin sa akin ng tao dahil nga nangyari na po yun. Pero before po yun, alam po nila na kung anong klase tao po ako. Gulat ang alam po sila sa nangyari. Pero nangyari na ang mga nangyari. Hindi na maibabalik pa ang buhay ng mga biktima. Wala na siyang magagawa kundi tanggapin ang kanyang kapalaran. Hindi ko nakasama yung anak ko. Nanay nung anak ko. Tapos ito ako nakakulong. Nakapagod din pa ako sa bata. Siyempre sa bata malaking kayaan din sa nangyari. Habang lumalaki siya. Malaking kasiraan din sa kanya yun. Kulang pa ho yung pagkakakulong niya sa ginawa niya. Pagbayaran naman ho ng maraming taon, pati ho yung minor de edad na walang kaalam-alam sa mundo, dinamay niya. Sana patawarin ako ng Diyos sa nangyaring. Patawarin din po ng mga magulang. Ito nga sa ulit pagsisisi. Sa pagmamahal, wala talagang nagagawang maganda ang pagseselos ng wala sa katwiran.
Lalo na kung ito'y umabot sa sukdulan na ikaw ay kailangang maging bayolente at makasakit sa iba. Maghunos dili sa pagiging mapusok dahil sa bandang huli, ikaw din ang magsisisi. Ito pinag-aralan talaga namin. Look at the back. Merong before and after. A real clinical trial from the United States. Because the active ingredient is tried and tested. A love to lash. Pampakapal ng pilik mata at kilay. Ang maganda dito sa love to lash ay yung applicator niya na pinasadya pa namin. Meron siyang foam. Kasi ilalagay mo yan doon sa parang pinaka-roots ng iyong pilik mata. Isang guhit lang sa baba at taas, pwede na, wag nang paulit-ulit, hindi kailangan. Use it and in 4 weeks, makikita nyo na ang difference. Pahaba na ng pahaba ang inyong pilik mata. And mababawasan ang lagas. Lalo na kung kayo ay nag-curl lash and nagmamaskara everyday. The only one in the market with a clinical trial, tried and tested, a love to lash.